Sino nga ba si Barbie Innocencio na taga-poblasyon Banga, South Cotabato? Bale, siya po yung ngayon ay currently trending due to the reason na natagpuan na po siyang kalunos-lunos. Kaya nagtrending po siya because it is an unexpected scenario na hindi po talaga lahat is safe. Lalo na if after sa school, after sa class mo, and then pauwi ka. And then, lalong-lalo na kapag isa ka pong babae. Even beforehand, the parents of Barbie, syempre, offered permission na i-post ang kanyang posters sa mga different social media accounts, sa any public places kung saan po natin makikita si Barbie. And ayun po, she was declared missing noong December 2. Last seen po siya noong December 2 or 1, I think. Kasi hindi po siya nakauwi. And last seen is nakasuot po siya ng school uniform after school. So, dapat nakauwi po siya. However, the question is, the parents became worried na hindi po siya nakauwi ng bahay. And then, after a few hours of searching, syempre, umabot na ng mga araw. Araw, ganun. And ayun po, sa hindi po inaasahang pangyayari, natagpuan po siya. Na ayun po, nakasilid sa loob ng isang sack. So, it is a very disturbing scene. So, as in compliance to COPPA, hindi ko na po, naka-blur po yung face niya just to protect her welfare and dignity kahit na po namaya pa siya. Because, syempre, it is not only applicable here in the Philippines but also in the United States. Because, syempre, Barbie is still under a minor stage. She is still, syempre, alam na natin na isa po siyang 10th grade student na punong-puno po ng pangarap sa buhay. And hindi na po niya makakamit yung pangarap niya dahil po sa nangyari sa kanya. And sa ngayon po is, syempre alam na natin na i-apprehend yung mga gumawa nun sa kanya. And I hope justice will be served for Barbie and her family. And nakikiramay po ulit ako sa nangyari po sa kay Barbie and sa pamilya niya. And my advice is for those children na nasa klase, be always vigilant. Huwag po kayong magpapagabi pagkatapos ng klase, and make sure that you always contact your parents. Kaya importante ang mobile phone, ang text, and dyan naman po ang unlimited text, unlimited call. And for those parents, be also responsible for always searching the whereabouts of your children because hindi na po safe ngayon. Kaya andyan na po yung phone. Huwag nyo pong ipagkakait ang phone ng mga anak nyo because communication is the key to learn the whereabouts of your children whenever they are outside your home. So, panawagan po sa lahat na importante po ang communication. Be always vigilant and then always save the numbers of authorities, police station. Kung may kamag-anak kayo or friend kayong mga police, mga sundalo, or nagtatrabaho sa gobyerno, mga security guard, always contact them if you feel something suspicious in your environment. Yun po yung may advice ko sa inyo para at least to stay away from negative elements of the law. So, yun po yung advice ko, and don't forget to subscribe my 2 YouTube channels. Ayan. And of course, reach me up in my Facebook page, Instagram, and Twitter, The Story of Anthony. And thank you for listening to my advice. Thank you and God bless. Mwah.